Pag mababa na ng position kasi, hindi na ganun ka stricto yung mga botante. Kumbaga yung mga baguhan, madaling lumusot. Eh kung kilala ka na, may advantage ka. Factor pa rin yung personality. Pero may pagkakataon ang guy ni Monsur na i-high kick at basagin ang ganito mga maling haka-haka. Here I am wholeheartedly ready to go and my programs are all set. All I need is the blessing and the go signal and I'm excited to push through with it. Magaling na artista at kampiyon ng palakasan. Pero sa mundo ng politika, gaano katatag niyang masasalag ang bawat suntok ng kritisismo at bawat sipa at tadya ng mga kalaban sa politika? Kaya ni Councilor Monsur ang hamon ng pagiging isang public servant. If I feel I can succeed, then I will give it a shot. But if I feel that I have no room for success or I might just fail and embarrass myself, then I wouldn't even give it a shot. Sa labanang ito, tila madaming kailangan mapatunayan ang Taekwondo champion. Hindi na ito basta sipa o pagsalag lang. Dito, batas at numero na ang bawat pag-iisipan at pagdedesisyonan ni Monsur. Susunod na mga oldies but goodies. Mainstay na sa politika. Bakit ba natin sila pilit na binabalik? Alamin sa magbabalik ng USI. Good afternoon, Paolo. Your subject is Vicente Castelo Soto III, 61 years old, former vice mayor of Cute Sun City, two-term senator 1992 to 2004, musician and composer, TV and movie actor, TV host and sportsman. Tigo Soto is under special investigation. Vicente Soto III, o mas kilala bilang Tito Sen. Accidental politician daw siya dahil ang kanyang kapatid na si Vic Soto ang dapat tatakbo sa politika. Hinatak ng hamon na maglingkod. 1998, tumakbo at madaling nanalo bilang vice mayor ng Quezon City. Si Tito Soto, naging Tito Vice, ginamit ang kasikatan bilang isang respetadong artista para labanan ang pinagbabawal na droga. Pero may iba pa palang pakay ang dating miyembro ng VST Singing Group at isa sa mga mainstay ng sikat na sikat na sitcom na School Bukol. At yan ay walang iba kundi tumuntong sa session hall ng Senado. Si Tito Vice, naging Tito Sen na noong 1992. Pero sa tagal niya sa gobyerno, ano nga ba ang nagawa niya para sa ating bansa? At sa kanyang pagbabalik, may ibubuga pa kaya ang dating drug czar ng Senado? Wala pa rin kupas ang star power ni Tito Soto sa kabila ng tindi ng sikat ng araw. Dinudumog pa rin ang dating senador sa kanyang muling pangangampan niya. Pero matapos matalo noong 2007 sa kanyang senatorial bid, alam ni Tito Sen na dapat ay meron ng ibang strategy. Kailangan po natin mag-create ng mga bagong special drug courts sa buong Pilipinas. Kung kaya ang inyo'y napilita ang inyong lingkod. Nabukod sa speech, kailangan ding magpakawala ng jokes. Kailangan maliwanag sino si Tito, sino si Vic. Di ba? Para makumpleto yung 1, 2, 3 facts namin tatlo, maliwanag yun. Dalawa lang ang tatandaan nyo. Una, si Tito may bigote, si Vic wala. Pangalawa, si Tito isa lang asawa, si Vic marami. Nagbabalik sa ika-apat na pagkakataon si Tito Sen. Matapos magpapalit-palit ng partido, mula sa LDP, papuntang Team Unity, at ngayon sa NPC. Pero ang tanong, makikilala pa kaya niya ng lubos ang bagong henerasyon ng taong bayang pagsisilbihan niya? Tila sinwerteng muli at nakasungkit ng upuan sa Senado. Hindi na bago kay Tito Sen ang politika. Dating senador ang lolo niyang si Vicente Soto. Pero hindi siya agad pumalaot sa public service. Namulat tayo na isa siya sa mga nagpapasaya ng ating mga tanghalian. At napapaindak tayo sa saliw ng kanyang mga komposisyon. Si Vicente Castelo Soto III, o mas kilala bilang Tito Soto, ay isang batikang musikero at kompositor. Bahagi siya ng sikat na grupo noong 70s na BST and Company.
Pero mas nakilala si Tito Soto sa telebisyon, kung saan gumanap siya bilang isang pilyong bigotilyo sa Iskol Bukol. Isang libot isang tuwa ang nahihatid niya sa mga Pilipino. Kaya naman nakilala siya bilang isang magaling na artista. Mas sumikat pa siya nang simulan niya kasama ang kanyang kapatid na si Vic at kaibigan si Joey ang longest running TV show sa bansa, ang Eat Bulaga. Pero hindi lang sa happy time niya tayo kapiling. Maging ang pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan, nilapatan niya ng musika. Ang total po niya ay 103. Pero panandali ang natigil ang mga halakhak para kay Tito Sen mula nang magseryoso siyang harapin ang isang bagong hamon ng kanyang buhay. For me, I'm so glad they recognized me as Tito Soto. Taong 1988, nang tumakbo si Tito Soto bilang Vice Mayor ng Quezon City. Pinalad si Tito Soto manalo sa halalan. Pero ganun pa man, sa kabila ng tagumpay nito sa larangan ng telebisyon at pelikula, marami ang nagtatanong. I was asked by a group that we met in Couples for Christ. We're looking for a running mate for Jun Simon. Jun Simon was going to run for mayor. And they wanted me to run as vice mayor. Bukod kay dating Pangulong Erap Estrada, isa si Tito Soto sa mukha na nagsanib ng mundo ng politika at showbiz. Dahil sa kanyang naging mga tagumpay, bumukas ang pinto ng oportunidad para sa mga sikat at tinitilian para maggamit ang kanilang pangalan sa politika. As you have observed, katulad nung nakita natin ng mga nakaraang eleksyon, no? Huwag nating kalimutan na ang kandidato na nakakuha ng napakataas na boto sa Pilipinas as president, who had a clear mandate, was ERAP. No? And that speaks a lot in terms of kung ano ang pananaw ng mga nakararami. Nagsimula tayo na nagkaroon tayo ng isang pangulo na President Joseph Estrada, nagkaroon tayo ng mga senador na mga kilalang pangalan. Kahit naman nung araw di ba sina Rogelio de la Rosa, naging ambassador na sila. So, biglang pumasok sa mundo ng politika ang mga artista sa pag-iisip na malakas kasi ang dating ng mga artista dahil mga public figure sila eh. Malaking bentahe sa pagtakbo nila kapag artista. Pero paalala ng mga eksperto, huwag tayong padadala sa star power ng ilang kandidato. It became a fad sa ating mga artista. Kasi akala nila naman kahit na yung iba kasi hindi yung maaalis, tingin din nila dyan pagkakwartahan. No, hindi naman lahat sila gustong sumerbisyo. Siguro feeling nila masyadong unstable ang pagiging artista, no? For a more consistent income, maraming deals ang pwedeng gawin sa politika pag masyado kang creative na politiko at pwedeng panggalingan ng pera. So yung iba, posibleng doon ang gagaling. Hindi natin nilalahat na maayos sila lahat. Aminado si Christy Fermin, isang batikang showbiz commentator na masalimuot ang mundo ng politika para pasukin ng mga artista. Pero hindi naman dapat daw isang tabi ang galing ng ilang artistang tumatakbo. Ayoko kasi laban ako pag sinasabihan ng lang ang artista. Kasi may mga artista na magaling pa sa mga trapo. May mga artista na talaga ang pagsiservisyo sa bayan ay sincero at may nagagawa. Marami sila dyan na nakaupo na may nagagawa at may gagawin. Landslide ang unang sabak ni Tito Soto sa pagka-vice mayor ng Quezon City. Pero bukod sa pagtao sa City Hall, naging prioridad ni Tito Sen ang paglaban sa droga sa kanyang panunungkulan. Naging National Vice Chairman ng Citizens Drug Watch at unang presidente ng Vice Mayors League of the Philippines na kanya ring itinatag. In 1988, when I became Vice Mayor, Quezon City had 54% of the total drug cases in the entire Metro Manila. When I left Quezon City to run for the Senate in 1992, from 54%, it was down to 9%.